Hello mga katrops, welcome back to my YouTube channel. Panibagong tutorial na naman ito mga katrops. Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Parallax Acrylic Automotive mga katrops. At para saan, intro na tayo mga katrops. So may tabo na Jet Black Easy 401 Acrylic Automotive Lacquer. Okay. Karto na ni. Kuto na magtimpla. Doon na. Tunga ra. Katrops, hinatin namin mga katrops. Oh, sunset pastil. Tikong balos. Wala, oy. Hinatin namin mga katrops. Lagyan namin ng lacquer na super gloss para kumintab. Para masyadong kintab yung jet black. Super gloss acrylic thinner. Ito ang tamang pagtinta ng jet black. Kailangan lagyan ng maraming acrylic thinner kasi ang gamitin namin ay compressor spigan. Nilagyan na yun ng jet black, kaso lang ang nilagay namin lacquer thinner, hindi makintab. Kulang. Mukhang yun. Oh, bindi lang kamay kay Juan sa akin. Sa isang galon, sa isang liter, kunti lang yung kinuha namin. Adjust ng Parallax acrylic lacquer thinner na kulay gamay. Binilang gamay lacquer thinner okay, para sa kuan. Op na kaya kay maksam nigmal ha. Tapos babalik malo. Lain gamay, barang on. Binilang gamay sa kuwan. Eh, nagbibila, kaya madugan pa po niya dapit. Ini kuwan. Tamang katrop. Mundo. Okay na. Wala na, sino na. Para pa sino dahil lang. Yung sabaw. Nakir. Ito mga katrop, so adjust mga katrop. Kung hindi nyo makuha yung templada mga katrop, basahin nyo lang yung direction dito sa gilid sa dito. Ito mga katrops, ang ginagamit namin dati yung roller, kaso hindi sagutin ng may-ari, kaya ang gagawin namin ay nagamitan namin ng spray gun para masyadong makintab yung pintura. Kasi yung dati jet black Parallax, ang ginagamit namin ay pangsahog yung lacquer thinner, kaya sobrang hindi maano yung pintura, makintab.
Kaya sinabihan namin na mayroong gloss na pansahog sa acrylic thinner gloss, super gloss. So mga ka-trops, prepare pa namin yung compressor at saka spray gun. Square bar to mga ka-trops, metal. Kaya kailangan ng dito yung i-spin namin sa pintura mga ka-trops.